Hello mga kalalabs! Ako naman po muli si Tonette. Welcome back to my channel. Ngayon po mga kalalabs, ang tatalakayin po natin ay tungkol naman po sa isang karamdaman o nararamdaman po natin sa ating katawan, lalo-lalo na sa ating tiyan. So without further ado mga kalalabs, let's start na po tayo. Ang tatalakayin ko po o ang aking pong i-share sa inyo ay tungkol naman po sa ating pong nararamdaman sa ating katawan. Ito po ay nararamdaman hindi lang po sa mga kabataan o sa mga maliliit na bata. Ito rin po ay nararanasan o nararamdaman nating mga may mga edad na o mga nakakatanda. Ang tatalakayin po natin yung mga kalalabs ay tungkol po sa isang nararamdaman natin sa ating tiyan. Ito po ay walang iba ang kabag. Ano nga ba ang kabag? Ano nga ba ang sanhi ng kabag sa ating tiyan at paano natin ito maiiwasan? Ano ang gamot sa kabag? Ang kabag o gas pain ay kadalasang isa lamang itong simpleng kondisyon. Subalit, kung may nararanasang pagdudugo at lagnat, kumonsulta agad sa doktor. Maaaring indikasyon ito na may infection sa tiyan. Kung ang kabag naman ay dulot ng ibang karamdaman, kailangang gamutin ang ibang sakit o kondisyon upang magamot din ang kinakabag na tiyan. Ang kabag o gas pain ay isang laganap na kondisyon. Bata man o matanda ay maaaring makaranas nito. Kadalasan, ang kabag ay nabibilang din sa mga pangkaraniwang sintomas na isang mga problema sa tiyan at gaya ng pagtitibi at irritable bowel syndromes o ang tinatawag na IBS. Subalit, maaaring makaranas ng pagkabag kahit walang ibang nararamdamang problema sa katawan. Walang gaanong mga tala tungkol sa kabag. Subalit, ayon sa ilang pag-aaral, 15-30% ng populasyon sa Estados Unidos ay naapektuhan ng kabag, samantalang 15-23% ng mga Asyano ay nakakaranas din ito. Kapag naapektuhan ng kondisyon ito, ang isang pasyente ay maaaring makaranas ng iba't ibang mga sintomas. Kasama na rito ang mga pagkakaroon ng labis na hangin ng tiyan, pagdanas ng hindi komportableng pakiramdam, pagbigat ng tiyan at pakiramdam na tila parating busog. Ayon din sa mga pag-aaral, mas naapektuhan ng kabag ang mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Ito ay bunga na rin ng mga pagbabagong hati ng pagraregla. Bukod dito, napag-alaman na ang mga obese o ang mga taong mas labis na timbang ay mas naapektuhan ng kabag dahil madalas din silang mayroong kakulangan pagdating sa malusog na pamumuhay. Mga sanhi ng pagkakaroon ng kabag o gas pain sapagkat nagkakaroon ng sobrang hangin sa loob ng tiyan. Maaaring kabagin ang tiyan kung ang mga pagkain kinain ay hindi agad natunaw at naidumi. Kadalasan namang naituturo ang mga sumusunod bilang mga sanhi ng pagkakaroon ng mga kondisyong ito. Mga uri ng pagkain kinakain. Ayon sa mga doktor, ang kadalasang sanhi ng kabag ay ang mga uri ng pagkain kinakain gaya ng mga sumusunod. Pagkain mayaman sa mga carbohydrate. Pagkain mayaman sa fiber. Matamis na pagkain at inumin. Mga dairy product. Mga beans o legume. Mga pagkain mamantika. Mga pagkain maaalat. Mga soft drinks. Paraan ng pagkain at dami ng kinakain. Bukod sa mga uri ng pagkain, maaari rin magkaroon ng sobrang hangin ang tiyan sa paraan ng inyong pagkain at kung gaano karami ang inyong kinakain. Madalas na paggamit din ng straw sa mga inumin ay maaari magdulot din ng kabag. Labis na pag-inom ng alak. Ang labis na pag-inom ng alak ay nakakaranas ng pamamaga. Sa pamamaga ng mga bituka, maaaring pamahayan din ito ng mga bakterya, magdudulot ng infection sa tiyan at magre-resulta sa kabag. Paninigarilyo. Ang paghit-hit ng sigarilyo ay naging sanhi upang makahigop ng labis ng hangin sa tiyan. Bukod dito, ang nikotin ay isa pang sangkap ng sigarilyo ay nagdudulot ng pagkairita sa mga bituka, pamamaga, pananakit ng tiyan at kabag. Pagre-regla. Maaaring makadulot
ng kabag ang pagreregla dulot ng pagbabago ng dami ng mga hormones sa katawan na gaya ng estrogen at progesterone. Dahil dito ang katawan ng nireregla ay hindi nakakalabas ng sobrang asin at tubig sa kanyang katawan at naiipon ito sa tiyan at iba pang mga bahagi ng katawan. Pagtitibi. Ang pagtitibi ay hindi regular na pagdumi o pagkaroon ng sobrang tigas sa dumi dahil hindi nakakadumi ng maayos ang pasyente. Ang ibang dumi ay naiiwan sa tiyan at nagdudulot ng pagkabag. Ibang karamdaman. May ilang karamdaman sa gastrointestinal tract na maaaring magdulot ng kabag. Halimbawa nito ay pagkakaroon ng infection sa tiyan or ang tinatawag na irritable bowel syndrome, inflammatory bowel disease, celiac disease, gastroparesis, cancer sa tiyan at iba pa. Ang mga sintomas ay hindi malalang kabag ay ang mga sumusunod. Pagkakaroon ng pakiramdam na parang busog, pananakit ng tiyan, pagkakaroon ng hindi komportableng pakiramdam, palagi ang paglighay, hindi normal na paglaki o paglobo ng tiyan. Kapag ang kabag ay malubhana, ang pasyente ay maaaring makaranas ng mga sumusunod na mga sintomas. Pamamayat kahit hindi naman nagpapapayat. Pagtatae. Pagdumi ng may dugo. Pagkakaroon ng heartburn o pangangasip ng sikmura na may paninikip ng dibdib. Pagdurugo kahit hindi oras ng regla sa mga babae. Pagkakaroon ng lagnat. Upang makaiwas sa kabag, kailangan kumain ng balanse at wasto at magkaroon ng aktibong pamumuhay. Bukod dito, iwasan din ang mga bagay na nagdudulot ng kabag upang hindi maapektuhan ang kondisyong ito, nakakatulong na gawin ang mga sumusunod. Iwasan ang labis na pagkain ng mga pagkain na dudulot ng sobrang hangin. Bagalan ang pagkain. Iwasan ang paggamit ng straw. Bawasan ang pag-inom ng alak at itigil ang paninigarilyo. Uminom ng 8 baso ng tubig araw-araw. At mag-ersisyo araw-araw. Ano ang gamot ng kabag? Para magamot ang kabag, dapat lumabas sa tiyan ang sobrang hangin na naipon sa small intestine. Narito ang maaari mong gawing home remedy bilang gamot sa kabag. Gumamit ng luya. Ang luya ay isang halamang gamot at kilalang mabisang lunas sa kabag. Ito ay mayroong aktibong sangkap na gingerols at sugals na tumutulong upang mawala ang pamamaga ng bituka at maging relax ang mga kalamnan nito. Mga hakbang na paggamit ng luya bilang halamang gamot sa kabag. Maglagay ng 4-5 manipis na hiwa ng luya sa isang cup at saka lagyan ito ng kumukulong tubig. Takpan ito hanggang 10 minuto. Lagyan ito ng kaunting honey or asukal at calamansi juice para magkalasa. Inumin ito ng 3 beses sa isang araw. Maaari din kumain ng 1 kutsaritang dinedgad na sariwang luya bago kumain ng karaniwang pagkain. Maaari ding magdagdag ng luya ng inyong karaniwang pagkain araw-araw. Ang mga adulto o nakakatanda ay maaari kumain ng 0.25 hanggang 1 gram ng luya na ginawang powder or ginger powder araw-araw. Kalabasa para sa kabag. Ang kalabasa ay tumutulong upang maiwasan ang kabag at paninigis ng tiyan. Ito ay mayaman sa vitamina A, potassium at fiber na tumutulong sa malusog na panunaw. Ang pagkain ng 1 tas ng kalabasa ay tumutulong upang magmaayos ang galaw ng mga kalamnan sa bituka at mabilis na mailabas ang hangin sa tiyan. Maaaring steam, i-bake, ilaga o isama ito sa inyong mga lutuin. Alam niyo ba ang pinakamabisang gamot sa kabag ay nabibili sa butika kahit walang reseta ng doktor? Ang maganda pa, hindi mo na kailangan kumain at uminom ng kung ano-ano. Ang Asyete de Manzanilla ay kilalang gamot sa kabag. Ito ay nabibili sa mga butika bilang anti-flatulence o anti-kabag. Ipinapahid mo lang ang langis na ito sa tiyan mo hanggang sa bandang bahagi ng iyong likuran at maya-maya ay lalabas na ang hangin sa tiyan mo. Paano ba makakaiwas sa kabag? Narito ang mga dapat iwasan upang hindi magkaroon ng kabag sa tiyan. Pagpupuyat at stress. Kawalan ng ehersisyo. Mabilisang pagkain. Paninigarilyo. Labis na pag-inom ng mga inumin may soda. Hindi pag-inom ng maraming tubig. Pagkain ng mga processed food. Ang isa sa pinakakilala at pinakatiwala ang gamot ng kabag sa tiyan ay ang duskupan. Kung sakaling mayroong mas malalang mga simptomas ay mas mabuting kumonsulta na sa doktor. Ang kabag ay maiiwasan. Ngayong alam na natin ang mga dahilan nito, iwasan ang mga gawain kinasasanayan natin na nagdudulot ng kabag sa tiyan. Kumonsulta sa doktor kung kinakailangan.
So mga kalalabs, alam na po natin kung ano po talaga ang sanhi ng kabag. Sa sarili po natin ay kinakailangan alam din po natin kung paano po natin malulunasan ang kabag para po hindi natin ito mararamdaman at dapat po natin itong maiwasan. Hanggang dito na lang po ang aking video mga kalalabs. Sana po ay natutunan po kayo kung paano po natin maiwasan ang isang nararamdaman natin sa tiyan or ang tinatawag na kabag. Marami naman pong dapat gawin para po maiwasan po natin at kinakailangan po lang natin na magkaroon po tayo ng disiplina sa ating sarili. Sa lahat po ng aking mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa pagtangkilik at hindi po pag-iwan po sa akin. Sa mga darating pa pong mga subscribers ko, maraming salamat na po. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan i-click ang subscribe at ang balusin niyo po ang bell button para po maging updated po kayo sa aking mga sa sunod na mga video. Like, share, and comments po para maging malapit na po tayo sa isa't isa. Ito pong muling si Tony nagsasabing, never lose hope when you think it's over. God sends you a miracle. Sa quote po na yan o sa kasabihan po yan ay meron po talaga maganda nangyari sa akin. Shoutout time po! Shoutout po sa lahat po na aking mga subscribers at sa mga bago pong subscribers. Maraming salamat po. Ito pong muli si Tony nagsasabing, smile po, huwag pong sumimango dahil ang buhay ay nagsipo lamang. Kung may problema ka, go lang dahil hindi ka naman po bibigyan ng problema hanggat hindi mo kayang i-resolve. Ito pong muli si Tunet nagsasabing, until next time, paalam, bye-bye. Thank you very much.